Magkano ang sahod ni Pangulong Duterte bilang presidente ng Pilipinas? Sa Pilipinas, ang presidente ay ang pinakamataas na posisyon sa pamahalaan. Pinamumunuan ng Pangulo ang executive branch ng gobyerno ng Pilipinas at siya rin ang commander-in-chief ng Armed Forces of the Philippines. Ang Pangulo ay direktang ibinoboto ng mga Pilipino at nanunungkulan sa loob ng 6 na taon. Kung iisipin mo, ay lubhang napakabigat ng trabaho ng isang Pangulo ng bansa. Sa kanya nakasalalay ang buhay at kinabukasan ng bawat Pilipino. Magkano nga ba ang sahod ng Presidente ng Pilipinas? Yan ang tatalakayin sa video na ito. Bago natin pag-usapan ang sahod ng Presidente ng Pilipinas, ay alamin muna natin ang qualification ng isang nag-a-apply na maging Pangulo ng Bansa. Ayon sa 1987 Philippine Constitution, ang kumakandidato sa pagkapangulo ay dapat na natural-born citizen, registered voter, able to read and write, at least 40 years old on the day of the election, President of the Philippines for at least 10 years immediately preceding such election. Bakit nga ba napakababa ng qualification ng isang Pangulo ng Pilipinas kumpara sa ibang trabaho? Yan ang hindi natin masasagot sa video na ito. Bumalik tayo sa sahod ng Presidente ng Pilipinas. Ang Presidente ng ating bansa ay ang may pinakamataas na sahod sa lahat ng posisyon sa gobyerno. Ito ay may salary grade 33. Gayunpaman, hindi permanente ang sahod ng Pangulo ng ating bansa. Dahil gaya ng mga karaniwang manggagawa ng pamahalaan, ay sumusunod ito sa salary standardization law na maipapasa ng mga mambabatas. Bukod tanging ang presidente rin ang may 2 hakbang sa pagtaas ng sahod. Ang hakbang o steps ay ang pagtaas ng sahod ng isang empleyado ng gobyerno bago tumuntong sa sunod na level o salary grade. Ang mga sumusunod ay ang opisyal na sahod ng presidente ng Pilipinas. Ito ang sahod ng ating presidente na si Pangulong Rodrigo Duterte mula ng manungkulan bilang Pangulo ng Bansa. Bukod sa sahod na yan na nakabatay sa Salary Standardization Law, ay entitled ang presidente ng major bonus at sagot ng pamahalaan ang araw-araw na pamumuhay ng pamilya ng Pangulo. Sa tingin nyo ba, sapat ang sahod na tinatanggap ng isang presidente ng Pilipinas? I-comment lang ang opinion mo sa baba. Hanggang dito na lamang ang kwento na ito. Sana ay may panibagong aral kayong natutunan. Samahan niyo akong muli sa mga susunod pang mga kwento. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag kalimutang bigyan ng like at i-share. Maraming salamat.